Hello, mga love, shout out, mga lalabs, mga fayots, magandang gabi Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi saan man sulok ng mundo, mga love, shout out. Sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, mga love, shout out po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga fayots, si Senator Bongo. Ginagamit nga lang ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte according to Mayor Baste Duterte? Hoy, matindi ite mga lalabs, mga bayots, ang mga faratang na ito, no? So, ayon kasi dito kay Baste Duterte, sana ba ito yung sinasabi niya? Matatanda natin na nung hakbang maisog sa Pampanga noong June 17 ay binanatan ni Mayor Baste Duterte si Senator Bongo, hindi alang nasali doon si Senator Bato de la Rosay, sa pananahimik ng dalawang Dabawinyong senador, na kung saan ay kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte, hindi man magiging senador ang dalawang yon. Pinananahimik sila sa isyu ng paglusob doon ng batalyon ng mga SAF troopers, at hindi lang yun, may mga scout rangers pa at may snipers, at ngayon may mga Amerikanong sundalo ang andoon sa Davao. Bakit tahimik si Senator Bato de la Rosa? Nalalo siya nga dapat magsalita dito dahil dati siyang PNP chief. At nagiging hippie din siya ng pulis sa Davao City, si Senator Bato de la Rosa. At si Senator Bongo, no? Bakit tahimik sila? Kaya nabwisit dito si Mayor Baste Duterte. So, ang sabi ni Mayor Baste Duterte nung hakbang maisog sa Pampanga nung June 17, sabi niya, ikaw Bongo, kumpare kita. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito yung mga tao, yung mga nagboto, kaming mga Dabawinyo, nagboto kami sa iyo, kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. So, sabi pa niya dito, you are in a national position, you should be saying something, especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat the atrocities of what the administration is doing. Eh, ang kaso nga, nalam sila. Tatandaan natin na kasali sila, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, sa pag-traidor ni Liza Marcos kay Mig Zubere. So, dating Senate President Mig Zubere, na palitan siya ni Senator Chis Escudero, na kung saan ay siya ngayon ang nagiging Senate President. Kagagawa niyo, di ba pinatawag nga sila doon sa Malacanang afternoon? O, pero hindi lang pumunta si Bato at saka si Bongo dahil para hindi mahalata ng mga Duterte supporters na oh, talagang ano sila, no? Talagang kasabwat sila ni Ma'am Shi sa pang-tatraidor kay dating Senate President Mig Zubiri. So, yun. Playing safe, kumbaga. So, ngayon, sumagot si Bongo that time. Ang sabi niya dito, iniintindi ko ang saloobin ni Mayor Baste Duterte. Matagal akong nagsilbi ng tapat sa kanyang ama. Continue to help in my personal capacity. However, small, dahil commitment ko yan sa kanya na hinding-hindi ko siya pababayaan. So wala namang problema, Senator Bongo. Kung anumang commitment mo kay Pangulong Duterte, hindi mo pababayaan. Pero sa bawat hakbang maisog rally, wala ka doon. Yung mga PSG, mga alalay ni dating Presidente Duterte, ang nag-aalalay sa kanya, saan ka?
So ngayon, sabi pa niya dito, oh, saan ba ako? At ko hindi na pababayaan. Ako ay patuloy na nagsiservisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Natural kang magservisyo sa taong bayan, Senador Bongbong, dahil ginusto mo magiging senador. Ginusto mo magiging public servant. So, trabaho mo yon at huwag mong isumbat na ikaw ay nagsiservisyo sa tao dahil yan ang gusto mo eh. Magiging public servant ka. So, ngayon, uunahin ko palagi ang pagsiservisyo. Wala namang problema dyan. Uunahin mo palagi ang pagsiservisyo. Pero nangangailangan din ang mga tao sa Davao ng servisyo mo. Lalo na yung Kingdom of Jesus Christ na kung saan ay malaki ang ambag nila panahon ng eleksyon. Kaya ka nanalo pagka-senador. So sabi dito, eh bakit tahimik ka doon? Wala bang ano? Hindi ka naririnig ng taga-QGC kung kailan ka nila kailangan sa kakananahimik. Tapos pumupunta-punta ka sa ibang mga lugar, sisilpi-silpi ka doon, mumotor-motor, namimigay ayuda. Samantalang sila doon ngayon na puno ng takot ang kanilang buhay doon na pag nakakita sila ng mga taong may uniforme, akala papatayin sila. Lalo na yung mga kabataan, mga estudyante doon. Ni ikaw, wala kang ek. So sabi dito, unahin doon palaging pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ng higit sa aking buhay. So nagsiservisyo ka ba ngayon sa Davao? May malasakit ka ba, Senator Bongbong, doon sa mga tao sa Kingdom of Jesus Christ na malaki din ang ambag, ganang sinasabi ko, na kung saan nanalo ka pagka senador. So ngayon, pinatutsarahan na naman po siya ni Mayor Basti Duterte na naman. Pangalawa na to ha. Sabi pa dito ni Mayor Basti Duterte, this is the time, a time for everything. Kasi nga, sumagot si Bongo doon, ang sabi ni Bongo, gaya ng parati naming sinasabi, there is always a time for everything. O, ito daw ang panahon na para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Kababayan mo din yung taga-Davao na sinasabi mong taga-Davao ka din. So bakit wala ka doon? Bakit pagsasalita man lang para magkakaroon po sila ng lakas ng loob? Kukundinahin mo lang naman sana yung ginawa sa kanilang pambababoy ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero wala kayong ginawa ni Senator Bato de la Rosa. At saan itong sinasabi mong there is always a time for everything? Kung panahon na ba ng kampanya, Senator Bongo? Kung kailangan na ninyo ng boto ng mga dabawin nyo, tsaka kayo magsalita ni Senator Bongo, ni Senator Bato de la Rosa para sa mga dabawin nyo, para sa kung ano ang nangyari doon. Yun ba yun sinasabi ninyong there is always a time for everything? Kalukuhan po yun. Kaya binira dito na naman ni Basti eh. There is a time for everything and the time is now to stand against tyranny, Mr. Bongo. Sigira kag selfie nga naay ayuda or sabi dito kasi Bisaya to no, translate natin. Lagi ka lang nagsiselfie daw kapag mayroong binibigay na ayuda and if not selfie, ana akong aman o kung hindi daw, lagi daw siyang nagsisilpi kasama ang tatay ni Basti na si dating Pangulong Duterte. Lagi daw nagsisilpi kasama ang aking amahan o tatay kay ginagamit mo for publicity. Wala kay imuhang ikabarog. Wala ka, hindi ka marunong tumayo ng iyong sarili na
politika. Hindi ka marunong tumayo sa sarili mong politika. Read your own caption and reflect it if you are really actually doing what you are saying. So mayroon pa siya dito sinasabi, the hottest places in the hill are reserved for those who in times of great moral crisis maintain their neutrality. So hindi nga dapat naman magiging neutral ngayon si Senator Bongo dahil sa nangyayari ngayon sa Davao City na kung saan kiniklaim nila na taga Davao sila si Senator Bato de la Rosa, na kung saan ay nakikinabang sila sa mga Davaoinos para sila nagiging senador. So ano nangyari ngayon na nagkanda hitot-hitot ang Davao ngayon? Nasaan sila? Yun lang naman eh. Kahit mga DDS supporters nagtataka, nagtatanong nasaan ang mga senador, mga kongresista na tinulungan ni Pastor Kiboloy na kikinabang sa ilang milyon na mga botante ng Kingdom of Jesus Christ. For God's sake, kakapal ng mga mukha ninyo, marunong din kayo kahit kunti tumanaw ng utang na loob. Gagamit-gamitin pa ni Senator Bongo si Pangulong Duterte. Kaya nabubwisit sa iyo yung si Mayor Basti eh. Dahil tama nga siya, hindi ka marunong tumayo sa sarili mong paraan o sa paraang pamumulitika. Hindi ka magiging senador kung hindi si Pangulong Duterte. At ngayon, gamit-gamit na naman ni Senator Bongo si dating Pangulong Duterte dahil mag-i-eleksyon na next year, tatakbo siya, gamit na naman ang Duterte. Diyos ko po, Senator Bongo, kahit pa yan si Pangulong Duterte pa magsabing iboto ka, ay kami din, dabawin nyo din ako. Ay, nasa performance po yun, Senator Bato. Hindi yun kay Tatay Digong, tandaan mo, lahat ng botante ay nakasalalay ang boto namin sa inyong mga ginagawa. Kay gipasagdan man ninyong duha ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, ang Davao, wala man mo magsaba-saba diya, wala gyud mo ni ik, bisag gamay, nya karon silpi-silpi ka, kauban si Tatay Digong. Unsa man eh, gamito na po nimo si Tatay Digong para lang sa imuhang campaign para sa sunod tuig eleksyon. Paghilom diha, uy baki, kung way ulan.